pinakakalaban nito? Ang pinakakalaban nito, ayun oh. Yo, what's up mga ka-brief? Ayan, so for today's video, ito na yung day 1 natin ng workout. So magkakaroon na tayo ngayon ng daily vlog about fitness journey natin. Kasi marami na naman nagsabi kagabi, binubuli nyo na naman ako. Naglalaro ko sa pragmatic play, sinasabi nyo pigmatic play. Hindi naman pragmatic, hindi naman pigmatic play yun. Tapos meron nakalagay doon, dark unit, pork unit daw yun. So ayun, yun yung mga dahilan kung bakit ako mag... babalik na naman sa pag-workout o pag-gym. Actually, nandito yung mga tropa natin na mo. Tignan yung tutuwan mo nga ito, Direk. Tignan mo, Direk. Bongo. Mag-gym pala, pupood trip na channel si Coach Dennis. Coach, yan. So, ayan. All set kami ngayon. So, ngayon yung day one namin ngayon. Pero, ayan, mag-dip na lang muna tayo ng, ano natin, ng protein. So, sabi kasi nila, itong protein shake. Actually, medyo ano nga ito ngayon, no? Ito trending. Hindi, kailangan kasi bago mag-workout, kailangan may laman daw yung chan. So, dapat mag-insert ka muna ng protein o kaya ng mga carbs sa katawan. Bago tayo umalis, may merienda muna tayo. Ang may merienda na lang natin siguro, itlog po, itlog. Tsaka isang saan siguro. Mahirap kasi magbuhat kapag wala laman yung chan. Wala kang energy. Mamaya kikwento ko sa inyo kung ano yung dahilan kung bakit ano. Kung bakit talaga kailangan nating mag-boss na ng timbang ma-brief. So ayun mga ka-brief, on the way na tayo sa gym. Actually kasi ganito yan, meron ditong malapit na gym which is yung Anytime Fitness. Ang kaso kasi kulang-kulang sa gamit ka-brief. Dun sa pinag-gyman namin ngayon sa may Bacoor. Muli na Bacoor, no? Muli. Kompleto yung gamit kaya dun kami nag-gym talaga most of the time. So ayun, papunta na tayo ngayon dun. So ito na nga, kung bakit, anong dahilan kung ba't ako mag-workout. Aside sa dun sa pang-asar nyo sa akin kagabi at araw-araw nyo akong ginugulo. Ito yung dahilan nun. Okay, kasi nung last mga March or mga Feb, mga nag-ano ako nagkaroon ako ng full body check-up. So lahat sinagdugo, diba? Lahat yung body fats, lahat, cholesterol, lahat. So nagpa-full body check-up ako. Hindi man naging maganda yung result. Kasi ang laki talaga ng ginump ng ano ko, ng weight ko from last year. Parang nadagdagan ata ako, if I'm not mistaken, from around 75 to 80 kilos lang ako noon. Tapos naging 110 na ako. Ngayon, yung doktor ko, na-alarm din siya. Ba't ganito lumabas yung ano result mo? Ba't parang times 3, times 4 pa yung iba? Yung dugo ko, yung lahat, yung sugar ko, lahat. So ngayon, sabi ko, hindi, ano kasi yun eh. Kumbaga parang, di ba nagkaroon ako ng medication sa depression natin. So parang nag-withdrawal. Ewan ko, withdrawal ba yung tawag? Rebound. So, nag-rebound. So napadalas yung kain ko, yung parang late nights na ako talaga, as in consistent, mga alauna, alas dos ng gabi, magugutom ako, kakain ako, order ako sa Grab, ganito, ganyan. So yun yung isang naging dahilan, tapos nahilig ako sa chocolate almond ng SNR, yung Kirkland. Siguro sa isang buwan, nakakadalawang box ako, yung tatlo na ako lang yung nakakakain. So yun yung mga way, one of the reasons kung bakit ano, nagkaroon ako ng hindi magandang result nung nagpa full body check-up ako. And yun nga, ang findings is yung una, yung sa liver ko, ano na ako, kumbaga parang fatty liver kung tawagin nila sa term nila. So, tawa nga kami ng tawa ng doktor ko eh. Kasi ang sabi niya, ba't di niya daw makita? Ini-ultrasound yung liver ko, puting di niya daw makita. So, yung pala natatakpan na ng sobrang fats yung liver ko. Tapos, isa pa yung pinaka-kinakatakot ko kasi, yung sa sugar ko. So, hindi pa naman ako totally pre-diabetic pa lang, pero nasa borderline na ako. Siguro, madagdagan lang ng 1.2 points talagang magiging diabetic na ako. Which is yung nakakatakot kasi pag once na naging diabetic ka, ayan, magkakaroon ka na ng insulin na ano, may tinuturuan ka na every time nakakain ka, tapos malilimit na lang yung kain mo ng ano, tsaka kailangan mong i-monitor yung sugar mo. So naramdaman ko na yung sa liver ko, no, kasi every time na lang nagigising ako ng umaga, pagod agad ako, tapos hirap ako bumaba ng hagdan, talagang sumasakit yung tagiliran ko. So yun yung mga naging rason kung bakit talaga itutuloy ko na yung pag-work, at bukod sa pang-aasar nyo, yun yung parang kailangan kong motivation is makakain ako ng mga masasarap na pagkain, diba? So yun yung dahilan. So ayun, mamaya, balik tayo kapag nasa gym na tayo. Drive muna tayo, syempre, kailangan focus muna tayo sa roads. So yun, nandito na tayo ngayon sa pinag-gym namin sa Molino. So may ngayon sa ATL Fitness sa Molino. So dito kasi ang maganda, dito kompleto yung gamit. So dito tayo magsisimula ng ating journey. So ayun, magbibihis na ako, tapos gym na kagad tayo. So ayun, mag-i-stretching muna tayo kasi kapag biniglaan natin, ito rule number one daw, pag nag-gym kailangan mag-i-stretching kayo lagi. Kasi pag hindi kayo nag-stretching, doon na nagkakaroon ng ma-accident sa pagbubuhat. So ano yung gagawin natin, coach? Magano muna tayo, Tivoli twist. What? Tivoli twist? Tivoli. Tivoli? Tivoli twist. Gaganyan ka lang.
sa warm-up natin, katulad sabi ko sa inyo, mahalaga talaga yung stretching para hindi maiwasan natin yung aksidente. Pagod ka agad ako. Gagawin muna namin ni Hypebeats is mag-warm up kami dalawang warm up set bago kami mag-working set. So dalawang warm up set ng bench press. So may weight na pero low reps lang para lang yung blood flow sa chest is gumanda. So ito yung unang warm up. So walang katapos ang warm up para epas na epas tayo kapit. Okay. Ima lang. Okay. Nipple light control. Exhale up. Bigyan mo ako ng 100% times 100 scattered. 2, 3, and up. Control, sa'yo pababa. Up, 1. Okay, diretso. 2. Diretso, 3. Diretso, 4. Okay, diretso, 5. 6. Habol isa. Kahinga, habol isa. Okay, reset. Okay, ready in 5, 4, 3, 2, 1. Sakpa, let's go. Up. Tandaan pa baba. Up. Come on, up. 1. Nakakasurvive tayo. Sa apat na set. Ano yung coach? Alam mo kung ano yung pinakamahirap? Ano? Di pa yung mahirap. Ang pinakamahirap, maglingpit. Yun sa lahat, sa lahat. Maglingpit. Sa isa yung mga sinatil. So, ayos para sa mga nag-gym din. Pagkatas nyo gamitin, ilingpit nyo ha! Incline press, 12 to 15 reps. 10 to 15? Kung kaya 15, 15. Pag di kaya ng 12. So 10 kilos na yun, 9% niya, 10 kilos. Ngayon, 15 seconds. Hanggang mo na ako ulit. Come on! Tigil mo muna sa dibdib ha. Pag inalat mo, tigil mo sa dibdib. 1, 2, 3. Analay ako. Yan! 1. 2. 3. 4. Wala akong spot ha. Nakawak lang ako. 7. 8. Push natin 10. Come on. One more. Ipit! Oh,
Iggy, nice one. Hello, we're going to more. Kaya pag mga ganito kasi, usually, naman dapat isang exercise lang. Pero ginagawa namin, tao, superset. Superset, so two at a time. Para mabilis yung progress. Super scatter. Super scatter tawag. Super scatter, no? So ayun, ayun, nakasurvive tayo sa day 1 ng workout natin. So, ayun, abangan nyo na lang ulit yung mga susunod na mga fitness vlog natin. So, kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-thumbs up ka brief. Tsaka may mga suggestion kayo ng mga workout tsaka mga kainin, comment down below lang. Basta, abangan nyo, sunod-sunod natin yan kung ano yung mga dapat kainin, mga dosen-dosen all. Basta kung may mga question kayo, tanong natin kay Coach Dennis. Eh, Mox, paalam ba na, Mox? Bye-bye, kain na! Adios!